Yun lang eh, napakaganda nun eh. Yung pagpapatawad, yung gusto mo yung unawa ka, papasensya ka ng kapwa ko. Mahigit pa sa libre yun, di mo ba? Mahigit pa yun sa nilibre ka ng halo-halo sa kanilis. Papansinin niyo po yung mga courses na ating pinasa. Mostly nanay may kinalaman sa relasyon sa pamilya. Yung mga lalaki, mamahalin nila yung kanilang asawa. Yung mga asawang babae, matututo silang gumalang at magsapit sa kanilang mga asawa, mga lalaki. Yun. Mga, nung tumalan tayo sa chapter 6 ng Epeso, ang pinag-uusapan naman dun ay kung paano naman susunod o gagampanan ng anak ang kanilang tungkulin sa kanilang magulang. At yung kanilang mga magulang, paano nila dapat ratuhin yung kanilang mga anak. Mostly, sa loob ng pamilya. Kasi ang pag-usapan nga natin nanay sa gabi na, sa hapon na ito ay yung paano ang pumumuhay ng isang Kristiyano sa kanyang tahanan, sa loob ng kanyang pamilya. Okay, sabi po, ang isang ipinanganak na muli, ito yung pagiging born again nanay. Sa mga naunang aralin natin, alam ko natakel na yung pagiging born again. Pinanganak na muli. Spiritual po yun, ay isa naman na ito. Pagkatamanggap ko sa Panginoon Jesus, ng Panginoon na taga-baligtas, ikaw ay sinisilang muli. Yung putol na relasyon sa Panginoon ay nadudugtong yan sa pamagitan ng pagtanggap ko sa ating Panginoon na taga-baligtas. Sabi ang isang pinanganak na muli ay magpapasimulang mamuhay ng kanyang bagong buhay sa kanyang sariling tahanan. Bawa, sisimula na tayong maglipot sa Panginoon, ikilala sa Panginoon. Siyempre, merong ano yan, merong pagbabago. Kasi yung mga nakaraang topic natin, di ba nga? Paano mo malalaman ng isang isa, di ba? Pagbabago ng ugali, nararapat sa isang tunay na Kristiyano na mas higit ang kanyang liwanag sa loob ng kanilang tahanan. Kapag hindi magliwanag ng ganito sa kanilang tahanan, ay di magiging maliwanag kung siya ay nasa manay. Kasi kumbaga nanay, sabi na sasabi na tayo ay mananampalatayanan. Kung hindi daw tayo magiging mas maliwanag sa ating pamilya o yung ating patotoo sa ating loob ng pamilya, eh paano pa pag nasa labas ka ng iyong tahanan, di ba? Mahirap naman yung ang galing mong Kristiyano sa labas pero sa loob ng iyong tahanan. Pwede, di ba? Kaya sabi ko, ito ay ang katotohanan ng maging ang kasamaan mo sa tahanan ay di Kristiyano o Kristiyano man. Kumbaga tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga mananampalataya, paano ba talaga tayo dapat kumilos sa loob ng ating tahanan? Kailangan to, nagiging ilaw tayo sa ating tahanan. Sabi ko, ngayon patsinin natin ng ilan sa mga bagay kung bakit ang Kristiyano ay kinakailangan maging ilaw sa kanyang tahanan. Ibig sabihin nito na yung mag-ilaw ka, mag-shine ka sa loob ng iyong tahanan. Yung katotohanan ng iyong pananampalataya ay nagliliwanag sa iyong tahanan. Makikita ng mga kasama mo sa bahay. Ano yung kaibahan ng Kristiyano sa hindi Kristiyano sa loob ng iyong pamilya? Okay, unang puntos po, manggagaling sa 7 ng Matthew, verse 12 po, ang sabi niya po dito ay, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinulat ng mga propeta. Sabi niya, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ikaw ba si Smiley, anong gusto mong ginagawa ng kapwa ko sa iyo? Ano ang gustong-gusto mong ginagawa sa iyo ng kapwa? Mapuri. Libre. Ikaw si Sreji, ano bang gusto mong ginagawa ng kapwa mo sa iyo? Nakalig ba kayo ng misahin yung gusto kang ina? Diba? Yun lang eh, napakaganda nun eh. Yung pagpapatawad, yung gusto mo nung unawa ka, papasensya ka ng kapwa ko. Mahigit pa sa libre yun, di mo ba? Mahigit pa yun sa nilibre ka ng halo-halo sa kanilis. Yung lagi kang inuunawa at pinapatawad ng kapwa mo sa mga palang nagkakamali ka sa kanya. Di ba? Yun yung gusto natin ginagawa sa atin ng kapwa natin. Sa pamilya natin, ganun eh. Yung kasing unang puntos natin, makikipagtulungan. Sa isang tahanan daw ay maraming bagay na dapat natin gawin
upang sa mga pangailangan ay masustento. Diba? Sa tahanan daw natin, maraming bagay na dapat gawin upang ang mga pangailangan ay masustentohan. Sabay mga pangailangan sa bahay. Halimbawa, sa mga gampanin natin, dapat dyan may taga-urong eh, di ba? Dapat dyan may taga-sal, may taga-hanap buhay, may taga-linis ng bahay, may taga-laba, taga-luto, di ba? Pananay, paano ito, hindi ka ba nagkakasakit natin? Ano ba yung sumalikin natin? Kahit na nga po ha. Eh, anong hindi pa kayo nagkaasakit? Napapakasipag mo naman, o taraw. Diba, sabi daw, sa tahanan natin, maraming mga household chores na kailangan gampanan, diba? Para masustentuhan yung mga yun. Ngayon, bilang isang Kristiyano, kumbaga sabi niya, may ipapakita ng isang Kristiyano ang kanyang ilaw o liwanag kung ang gawain para sa kanya ay masaya niyang gagampanan. Masaya pa kayo naglalaba? Masaya pa kayo naglalaba? Masaya kasi ano eh, yung isang labahin mayayari mo na eh, sulit na mo yung kapila. Kumbaga yung isang data ni Satan na siya sa inyong mabuhay, pagkakayo naglalaba. Parang sirana ang buong mundo niyo pagka isang wasing na yung labahin niyo sa mga tahanan niyo. Bilang mga Kristiyano daw, yung liwanag mo, yung lalo kang magsasend bilang isang Kristiyano, pagka yung gawain para sa'yo ay masaya mong gagampanan. Diba? Hindi yung pag nag-urong ka, sabi nga ni Pastor, pag nabasag, ikukuhin ka sa'yo. Hindi ganon. Diba? Pag nag-urong ka, kung 10 yung inurungan mo, 10 mo yun na isasalansan. Diba? Eh baka 10 yung inurungan mo, tatatlo na lang yung nabalik dun sa may tray eh. Diba? Bilang isang Kristiyano, magsashine tayo pagka yung part mo, ginagawa mo ng masaya. Sabi, ang wasto at pagkakataon ng ibang kaanib sa sambahin ay dapat igalang at ang pagnanais na tumulong sa iba ay sa isip lagi. Diba? Kumbaga, bilang isang Kristiyano sa tahanan, meron kang usong patulungin para matutuwa, para magliwanag tayo sa ating tahanan. Kasi, yun yung ano eh, yun yung pamamaraan para tayo ay makapamuhay ng isang Kristiyano sa tahanan. Pagsayin yung ating pagiging Kristiyano sa tahanan natin. Dapat marunong tayong tumulong. Hindi yung pabuhat tayo sa pamilya, di ba? Yung dadating ka, di ba, nanood ka ng basketball, kapag basketball ka, o kaya naman, namasal ka kay kumare, kay ito. Tapos pagdating mo, ikaw na babae, kumbaga, ikaw pa yung maghahanap ng kakainin sa bahay. Diba? Kahit sa tatay, ganun din, hindi dapat gano'n. Kailangan meron kang makikipagtulungan sa loob ng iyong tahanan para mag-shine ka bilang isang Kristiyano. Hindi tayo na may blessing sa mga trabaho sa ating bahay. Kung ano yung naka-assign sa'yo, masaya mo yun na gampanan. Yun yung unang puntos natin na para maging ilaw tayo sa tahanan, dapat may pakikipagtulungan. Kalawang puntos,